Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ay pag-usapan natin ang 5 basic tips on how to memorize full K-pop dance faster after their comeback. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ko raw na memorize ng napakabilis yung mga sayaw na bago lang naman sila nagka-comeback. Hindi lang siya yung chorus part, kundi full dance ng song nila. Pag-uusapan natin yan ngayon. And itong mga tips na ito is, hindi ito siya galing sa iba, akin, sa sarili ko. Proven and tested po ito. And these tips is based on my own experience lang po. So, huwag natin patagalin pa at simulan na natin. So, ang ginawa ko guys is na magbibigay ako ng 5 basic tips. And these 5 basic tips ay sigurado akong makakatulong sa inyo sa pag-memorize ng full K-pop dance faster after their comeback. Ito ang 5 basic tips na pag-uusapan natin. Number 1, be updated for their performance. And number 2, choose directly who will you portray or kaninong parts ng sayaw yung gagayahin mo. Number 3, look for an individual fan cam. Number 4, familiarize dance steps or pwede mo namang unahin yung key chorus nila. Tapos last is yung practice constant. So first guys, be updated for their performance. Siyempre, kailangan mo talagang maging updated at maghintay ng performance nila bago mo malaman yung full dance ng kanta nila. Hindi ka naman pwedeng mag-memorize ng sayaw nang wala pang performance, diba? Kasi MV lang naman yung nire-release nila sa comeback nila. Kailangan mo talagang maghintay ng performance. Meron namang grupo dyan guys na nagre-release sila ng performance sa araw mismo ng comeback nila. Tulad na lamang ng sa JYP at saka sa SM Entertainment. Sa JYP, dati pa is nagla-live sila, live showcase. Every groups, every artist nila na nagka-comeback. And after comeback, halimbawa, 6 PM sa kanila yung comeback. So, 5 PM yon dito sa atin. So, pagka 8 PM doon sa kanila and 7 PM dito sa atin is magla-live showcase sila. And sa live showcase nila is andun na yun, magpapakita din sila ng full performance ng comeback nila. Sa SM naman guys, bago lang sila actually nagsimula na mag-release ng ganun na after comeback is mag-release ng performance. Kasi dati sila nagre-release. Nagbago na yung SM kaya nagre-release na sila ng performance. Nag-live sila. Tawag nila doon is yung The Stage. Yun, nag-live sila doon. Meron kasing iba na pagkabukas, nagre-release sila ng dance practice. So, kung sinestan mo yung grupong yon, dapat maging updated ka talaga sa kanila. Para hindi mo ma-miss yung mga performance nila para ma-practice mo kaagad. Number 2, choose who will you portray. Choose who will you portray. Importante ito guys, kasi hindi naman pwede na wala kang focus, di ba? Wala kang focus sa isang so, kanino yung pinoportray mo? Kasi importante talaga guys na pipili ka kung sino ang ipoportray mo. Ito halimbawa, grupong BTS. Sa BTS, sa akin is pinoportray ko si Jungkook. Minememorize ko talaga lagi yung part niya. Every comeback nila. Or kaya sa Blackpink, si Lisa yun kasi siya bias ko. Pinoportray ko talaga siya, minememorize ko yung parts niya kahit mahirap kasi may dancer siya pero okay lang naman yung kaya naman. Importante talaga na pipili ka muna kung sinong ipoportray mo. Pwede naman guys na iportray mo yung center distributions nila. Kung sino yung nasa center, memorize mo yung part niya sa ganitong line. Ay, very important talaga yun guys, yung pagpili ng ipoportray. Kasi isa yun sa magiging focus mo para mapadali yung pag-memorize mo ng full dance ng kanta nila. Mas mapapadali ang pag-memorize mo ng full song pag talagang meron
kang isang member na doon ka nakafocus sa mga sayo niya. And next guys, number 3 is look for an individual fan cam. Importante din ito guys. Kailangan mo talaga maghanap ng individual fan cam ng pinoportray mo. Pwede naman yung panggrupo talaga na fan cam, pero minsan kasi malilito ka kasi yung mata mo mapupunta sa iba, ibang member, kaya yun, yung attention mo na mapupunta doon and yung pinoportray mo makakaligtaan mo na naman. So importante talaga na maghahanap ka ng individual fan cam ng pinoportray mo para talaga makafocus ka sa dance steps niya. Talaga ma-memorize mo yung dance steps niya. Marami namang fan cam dyan na nire-release kapag live showcase yan, tulad ng Twice, nag-live showcase sila, walang fan cam yan guys. Maghintay ka ng 3 days para maabangan mo yung first comeback stage nila doon sa Mnet. Kasi ang schedule ng Mnet is Thursday. So, makakaabang ka talaga niyan Thursday. And sa comeback stage nila dyan sa Mnet, nagre-release din sa Mnet ng fan cam. And syempre, pag sikat talaga yung grupo, una talaga ni M2 yung grupong yan, release siya ng fan cam ng grupong yan. Kay M2 ka rin makakakuha ng individual fan cam. Tapos, fourth tip ko is familiarize dance steps. Pwede naman chorus part lang muna, basta may ma-memorize ka lang na steps sa kanta nila or sa dance steps nila. Kasi importante yun guys para masimulan mo yung pag-memorize ng sayaw nila. Kapag kasi may na-memorize ka ng steps or especially pag chorus sa kanta nila, pag na-memorize mo yung chorus part, sunod-sunod na talaga yan guys. Lalo na pag hindi ka tinatamad na mag-memorize, sunod-sunod na talaga yan, ma-memorize mo na lahat. Kailangan mo talaga yung i-memorize yung chorus. Suggestion ko talaga guys, chorus talaga yung unahin nyo para talagang sunod-sunod na yung ano, yung pag-memorize nyo ng sayaw. Lastly is practice constantly. Syempre kailangan naman talaga practice mo talaga yung sayaw. Kailangan talaga na mag-practice ka na mag-practice para talagang pumasok sa isip mo yung dance steps na yun. Guys, ganito kasi ginagawa ko pag nagpa-practice ako. Halimbawa, 20 seconds. 20 seconds, minememorize ko muna yan. Minememorize ko ng 3 beses with video. Tapos, sa pang-apat guys, is minememorize ko na siya without video, with music na lang. Para papasok talaga siya sa isip ko, ma-remember ko talaga na ganito yung steps sa line na ganyan. Tapos, after ko dyan, another 20 seconds na naman, ganun pa rin ginagawa ko. The next is another 20 seconds na naman, hanggang sa maubos ko na yung kanta. Pag ganun, na-memorize ko na yung full song. O, diba, ang dali lang. Basta, wag ka lang talagang magtatamad-tamad na mag-memorize na sa'yo kasi pag tinamad ka, wala kang mapapala. Promise, wala ka talagang ma-memorize pag tinatamad ka. Kailangan mo talaga mag-practice na mag-practice. Kahit time to time, mag-practice ka talaga para ma-memorize mo lang yung sayaw. Mapunta lang sa isip mo yung pin-practice at minemorize mo na sayaw. Para hindi mo makalimutan. And pag-practice ka rin ng practice, guys, kahit di mo na aalalahanin yung ganitong steps sa ganyang line, kahit di mo na isipin na ganyan yung steps, is masasayaw mo na talaga kapag talagang naisa ulo mo yung dance steps. Ganyan lang talaga guys, huwag ka lang talagang magtatamad-tamad na mag-memorize. Sana nakatulong sa inyo yung mga tips na binigay ko. Tandaan nyo yung mga tips na iyon para talagang successful yung pag-memorize nyo ng full K-pop dance. Guys, I hope nakatulong itong mga tips na binigay ko sa inyo. Tandaan nyo lang itong mga tips na ito and sure ako makakatulong talaga ito sa inyo. If you found this video helpful guys, don't forget to click like. And also, kung may gusto ka pang malaman about K-pop, feel free to comment below. Don't forget to share this video to your friends. Kasi alam ko maraming matutulungan ng video na ito guys. Don't forget to click subscribe and also click the notification bell para lagi kang updated sa upcoming videos ko. Thank you very much sa support nyo sa akin.
And thank you sa panonood ng video kong ito. Ayaw, kakatulong ito sa inyo. And maraming maraming salamat. I love you. See you on my next vlog. Bye! So, shout out nga pala sa mga kaibigan nating nag-request na i-shout out sila. Kina Jamaica Macy Vitualia na classmate ko. Kay Christian Lee na kasama ko nung una kong sumayaw ng hip-hop. At sa kasama naming grupo na Vixens, kina Nicole, Sherlyn, kay Belle, at kay Angel. Salamat guys sa pagsuporta niyo sa akin.